Araw sa inyong lahat. Ating masasaksihan ngayon ang debate ng ating mga mag-aaral ng pamantasang ito. Ating bigyan daan ang unang tagapagsalita sa ating proposisyon, resolbahin ang pagpapakasal ng parehong kasarian sa Pilipinas ay ipatupad. Ating bigyan daan ang unang tagapagsalita ng sang-ayong panig para sa kanyang proposisyon. Mapagpalang hapon sa ating lahat, ako at ang aking pangkat ay naririto upang ihayag ang aming pagsang-ayon sa pagpapatupad ng pagsasama ng parehong kasarian dito sa ating bansa. Bilang panimula, nais kong ibahagi ang sinabi ni Will Smith na if anybody can find someone to love and to help them through this difficult thing that we call life, I support that in any shape or form. Ano nga ba ang same-sex marriage? Ang sex marriage ay ang pagpapakasal ng dalawang tao na may parehong kasarian, maaaring lalaki sa lalaki o kaya ay babae sa babae. Napakalaking porsyento ang mga nagnanais ng same-sex marriage para kaya nararapat na bigyan din natin sila ng karapatang sumaya, pareho man na kanilang kasarian, ay nararamdaman nila ang pagmamahalan na kukumpleto sa kanilang pagkatao. Isa lang naman ang ating dapat pairalin, yan ay magkaroon ng pagkakapantay-pantay at hayaan umunlad ang bawat isa. Ang kasarian ay kasarian lamang. Hindi naman ito magiging basihan kung paano magiging masaya ang tao sa piling ng kanilang kapareha. Wala naman mawawala kung maipapatupad ito dahil ito ay para sa kanilang ikakasaya at hindi para mang-argabyado ng iba. Ayon sa ABS-CBN News tungkol sa panayam kay TV host Boy Abunda tungkol sa same-sex marriage, ayon sa kanya, kapag ang isang tao ay may mabuting kalooban at hinahanap ang Panginoon, sino ka para hatulan? Ito ay dahil ginamit ko ang aking katolisismo sa aking sariling paraan at pusa. Kaya bakit natin dilimitahan sa pagpapakasal ang dalawang taong nagmamahalan? Dahil pareho sila ng kasarian. Di ba't ang kabuluhan ng pagpapakasal ay ang pagbubuklod ng dalawang individual na may malalim na ugnayan, kagaya ng emosyonal, sosyal, at kapayapaan ng isipan. Ayon kay Jesus Nicardo Falcis III, the enjoyment of fundamental rights and liberties do not depend on the acceptance or approval of the majority. Bawat isa ay may karapatan, karapatang magmahal kung anumang ugali nito, kasarian, lalo na't kung wala namang nasasaktan o naaapakan na iba. Ang pag-ibig ay nagmula sa lahat ng mga anyo. Maling sabihin na ang isang tao ay hindi maaaring magpakasal sa isang tao dahil lamang sila ay pareho ng kasarian. Ang mundo ay musbong ng higit pa kaysa dati. Kailangan nating palawakin ang ating isipan at maging bukas sa pagtanggap kung ano ay kabubuti ng ating bansa sapagkat kung mga mananatiling sarado ang ating isipan, hindi malayong mas umusbong pa ang kaguluhan sa pagitan LGBTQ at mga mamamayan na hindi sumusuporta dito. Yan lamang po. Maraming salamat, binibining tagapagsalita ng sang-ayong panig. Ating bibigyang daan ang unang tagapagsalita ng hindi sang-ayong panig para sa kanyang interpelasyon o mga katanungan. Maaari ka na makapagsimula. Narito ang aking mga katanungan. Sa iyong palagay, nararapat ba ang isulong ang pagpapakasal ng parehong kasarian ay ipatupad? Oo. Kung gayon, hindi ba ang pagsulong ng batas na ito ay maaaring magdulot ng hindi pagrespeto sa relihiyon at paniniwala ng ibang tao na ang pagpapakasal ay para lamang sa babae at lalaki na nagmamahalan at nais bumuo na isang pamilya. Mali. Kayang palagay, may hahanay ba sa nature of law ang same-sex marriage? Oo. Nilalayo ng institution of marriage ang pagsasama ng isang babae at isang lalaki upang bumuo ng isang pamilya. Nararapat bang ihanay ang same-sex marriage sa intensyon ng institusyon? Oo. Yan lamang po at maraming salamat. Maraming salamat, binibining tagapagtanong. Maaari ka na magpatuloy ng iyong proposisyon sa hindi pagsang-ayon. 3 minuto. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako kasama ng aking kasamahan na handang panindigan na kami ay hindi sumasang-ayon sa pagsasama ng parehas na kasarian ay patupad sa Pilipinas.
Ang institusyon ng kasal ay tradisyonal na tinutukoy bilang sa pagitan ng isang lalaki at isang babae. Ang mga civil union at domestic partnership ay maaaring magbigay ng mga proteksyon at benepisyong kailangan ng mga gay couple na hindi binabago ang kahulugan ng kasal. Si John F. Harvey, yung maong paring Katoliko, ay sumulat noong Hulyo 2009 na sa buong kasaysayan ng sangkatauhan, ang institusyon ng kasal ay nauunawaan bilang ang kompletong spiritual at physical na pakikipag-isa ng lalaki at isang babae. Ang kasal ng parehong kasarian ay salungat sa salita ng Diyos at hindi tugma sa mga paniniwalang sagradong teksto at tradisyon ng maraming grupo ng relihiyon. Ang Biblia sa Levitico 18:22 ay nagsasabing, "Huwag kang sisiping sa kapwa niyo lalaki, ito ay kasuklam-suklam, sa gayoy, hinahatulan ang mga ugnayang homoseksual." Ang Simbahang Katoliko, United Methodist Church, Southern Baptist Convention, Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, National Association of Evangelicals at American Baptist Churches, USA, tutol lahat sa kasal ng parehong kasarian. Ayon sa pahayag noong Hulyo 31, 2003, mula sa Congregation para sa Doktrina ng Pananampalataya na inaprubahan ni Pope John Paul II, ang kasal ay itinatag ng lumikha na may sariling kalikasan, mahalagang katangian at layunin. Walang ideolohiyang ang makakapagpawi sa espiritu ng tao sa katiyakan na ang kasal ay umiira lamang sa pagitan ng isang lalaki at isang babae. Sinabi ni Pope Benedict noong Enero 2012 na ang same-sex marriage ay nagbabanta sa kinabukasan ng sangkatauhan mismo. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat, binibining tagapagsalita ng hindi sang-ayong panig. Ating bibigyan panahon si Christine para sa kanyang interpolasyon o mga katanungan. Di ba't ang pagpapakasal ay patungkol sa pagmamahalan ng dalawang tao? Oo. Sa tingin mo ba kung pipigilan mong magpakasal ang dalawang taong nagmamahalan dahil lamang sa parehong kasarian, mabibigyan ba ng hustisya ang esensya ng kasal na pagbuklo din ang dalawang taong nagmamahalan? Hindi. Kung sumasang-ayon ka na ito ay base sa pagmamahalan dalawang tao, hindi ba't sang-ayon ka din na magpakasal ang dalawang taong pareho ng kasarian dahil sila yung nagmamahalan? Hindi. Kung magpapakasal ang dalawang tao na parehong kasaruan, maaapektuhan ka ba nito? Hindi. Gusto mo bang maging maayos ang ating bansa, maging malayo sa isyu ng diskriminasyon? Oo. Kung gayon, sumasang-ayon ka sa aming argumento na suportahan ng pagmamahalan ng magkaparehas ng kasarian? Hindi. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat sa ating mga tagapagsalita. Una, sang-ayon at hindi sang-ayong panig. Ngayon ay ating bibigyang panahon ang ating mga tagapagsalita, kalawang mga tagapagsalita para sa sang-ayong panig. Magandang hapon sa ating lahat. Ang kontrobersya ng same-sex marriage ay madalas na nagdudulot ng emosyonal at pampolitikang alitan sa pagitan ng mga tagapagtaguyod at diktador. Sa unang bahagi ng ika-21 siglo, ilang mga jurisdiction parehong bansa at subnational ay na-legalize ng same-sex marriage. Sa ibang mga jurisdiction, ang mga hakbang na konstitusyon ay pinagtibay upang pigilan ang pagpapakasal ng parehong kasarian. O ang mga batas ay pinagtibay na tumatanging kilalanin ang gayong mga kasal na ginagawa sa ibang lugar. Ang katotohanan na ang parehong pag-uugali ay narate ng iba't ibang mga grupo ay binibigyan din ang kahalagahan nito bilang isang isyu ng lipunan sa unang bahagi ng 21 siglo. Ito rin ay nagpapakita ng lawak ng iba't ibang kultura na nananatili sa loob at buong bansa. Ang pagiging magkaparehas
nakasarian ay hindi nagpapababa sa kanila o nakakapagpabawas sa pagiging mabuting magulang. Ang isa sa mga pangunahing benepisyo ng same-sex marriage ay pagbabawas ng karahasan sa LGBT community at ang mga anak ng naturang mag-asawa ay pinalalaki din ng hindi nahaharap sa stigma mula sa lipunan. Ang legalisasyon ng same-sex marriage ay inuugnay na mas mababang rate ng diborsyo. Samantalang ang pagbabawal sa same-sex marriage ay naguugnay sa mas mataas na rate ng diborsyo. Ito ay maaring isa sa mga pakinabang ng same-sex marriage na mayroon ang mga tao sa LGBTQ community. Ang kasal ay isang pangunahing karapatang sibil at ang kasal ng parehong kasarian ay isang karapatang sibil. Karapatang kasama ng kalayaan mula sa diskriminasyon sa trabaho, pantay na sweldo para sa kababaihan, at patas na pagsesentensya para sa mga minoryang kriminal. Ang lahat ay nararapat na maging masaya. Kung titignan sa usaping legal, kung ang isa sa iyong kasama sa buhay ay nawala, mayroon itong mga legal at batayan para sa buhay na kapareha ng pagmamay-ari at ang patutunguhan ng mga ari-arian na pareho nilang naipon o tinatawag natin conjugal property. May mga paraan para magpakasal ang mga homosexual nang hindi kinakasangkutan ng simbahan o relihiyon. Ang isang hukom ay maaaring magpakasal ng dalawang tao upang makilala ng Estado ang kanilang pagsasama. Sa tingin ko, naliligaw ang mga taong sa paniniwalang ang relihiyon lang ang makakapag-asawa ng dalawang tao. Ngunit ang Pilipinas ay isang secular na bansa na ang ibig sabihin ay mayroong paghihiwalay sa pagitan ng relihiyon at Estado. Ito upang maiwasan ang relihiyon na kumokontrol sa gawain ng Estado at paggawa ng desisyon sa pagtatapos ng araw at pagkapantay-pantay para sa lahat ng mga tao sa pangunahing layunin. Yun lamang po. Maraming salamat, binibining tagapagsalita ng sang-ayong panig. Ating ibibigay ngayon ang panahon sa ating ikalawang tagapagsalita ng hindi sang-ayong panig para sa kanyang mga katanungan o interpelasyon. Lovely? Kung sakaling ipatupad yung same-sex marriage, sa tingin mo ba ay may kakayahan silang magpalaki ng anak na hindi hahanapin yung aruga ng isang ina o aruga ng isang ama? Oo. Oo. Pangalawa, sa tingin mo, magandang tingnan na ikasal ang dalawang magkaparehong kasarian sa ating lipunan kahit ang ating nakabisnan ay ang mga babae ay para lang sa lalaki? Oo. So palagay mo, hindi pa ba sapat yung respeto at pagtanggap na ibinibigay sa mga LGBT community? Oo. Maraming salamat, binibining tagapagtanong. Ating ibibigay ngayon ang panahon kay Lovely para sa kanyang mga proposisyon sa hindi pagsang-ayon. Magandang hapon po sa lahat. Ako kasama ng aking kapangkat na handang panindigan na kami ay hindi sumasang-ayon sa pagsasama ng parehas na kasarian sa Pilipinas ay ipatupad. Ang Pilipinas ay binibigyang halaga at paggalang ang karapatan ng mga Pilipino sa bansa. Ang lahat ng kasapi sa LGBTQ+ community ay may papahayag ang kagustuhang ipatupad sa bansa. Ngunit ang pagsulong ng same-sex marriage ay ibang usapan na. Ito ay maaaring magdulot ito ng malaking dagok sa simbahang Katoliko at pagkasira sa kahulugan ng isang tradisyonal na pamilya. Ang papel ng kasal ay upang magbunga ng anak at magsimula ng pamilya na mayroong ina at ama sa isang tahanan na kinikilala. Kaya naman ang magkasintahang parehong kasarian ay kailanman ay hindi ito makakamit sa ganitong pangangailangan. Dahil isang Katolikong bansa ang Pilipinas, marami ang nagsasabi na hindi banal maka-Diyos ang magpapakasal ng dalawang taong magkapareho ng kasarian. Sapagkat ang pagpapakasal ay isang sakradong pangyayari sa pagitan ng isang lalaki at isang babae. Yun lamang po at maraming salamat. Thank you.
Bilang isang secular na bansa na may marami at iba't ibang relihiyon, nararapat bang makialam ang tindahan sa mga usapang legal? Legal na napaka sa ilalim ng batas o konstitusyon, oo o hindi? Oo. Sa usaping pananampalataya o relihiyon, sumasang-ayon ka ba na pantay-pantay ang tingin ng Diyos sa mga tao, anumang kanilang kasarian, oo o hindi? Sa mata ng batas, lalong-lalo ngayong 21st siglo, sumasang-ayon ka ba na nararapat na pantay-pantay ang mga tao, anuman ang kanilang kasarian, oo o hindi? Oo. Sa iyong palagay, bilang isang tao, dapat ba natratuhin ng pantay-pantay ang mga tao, anuman ang kanilang kasarian, oo o hindi? Oo. Malinaw na sa kahit anong perspektibo mo tignan, pagkapantay-pantay ng mga tao ay tunay na narapat lamang. Same-sex marriage, isang karapatan. Ating isulong, ipaglaban. Yun lamang po. Maraming salamat. Maraming salamat mga dalawang tagapagsalita. Ating bibigyan daan ang ating kahuli-huli ang mga tagapagsalita, mga rebuttal speakers. Bibigyang panahon natin, una ang ating hindi sang-ayong pani para sa kanyang rebuttal speech. You may start. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako kasama na aking pangkat na handang panindigan na kami hindi sumasang-ayon sa pagsasama ng parehas na kasarian na ipotupad sa Pilipinas. Narito ang aking inhandang rebuttal speech para sa debating ito. Ang pagpapakasal ng magkaparehong kasarian ay isang tinuturing na kasalanan sa Diyos ay ang gawaing taliwas sa kanyang layunin, lalo na kung ang kanyang sinimulan ay ating binago. Maraming mga taong tumututol sa same-sex marriage at kasama na kami roon. At marami din namang sumasang-ayon. Laganap na ang pagdami ng LGBTQIA community sa panahong natin ito. Pero di naman natin masasabing salot sila sa lipunan sapagkat nakakatulong din sila sa ating bansa. Para sa pagpapakasal nila sa kapwa nila babae o lalaki, yun ang mali. Naayon pa ba ito sa mata ng tao? Sa mata ng batas? At lalo na sa mata ng Diyos. Sa ibang bansa ay laganap na at naipatupad ang pagpapakasal ng magkapareho ng kasarian. Tinuturing ng simbahang Katoliko ang kasal ay sagrado at banal na institusyon, kung kaya't dapat itong galangin at respetuhin ng bawat tao. Ayon sa simbahan, ang kasal ay para lamang sa individual na may magkaibang kasarian at hindi para sa magkaparehong kasarian. Hanggang sa ngayon, hindi pa nagpapatupad ang gobyerno ng batas na nagtatakda na gawing legal ang same-sex marriage. Hindi pa raw mulat ang mga mamamayan tungkol sa mga epekto kung gagawing legal ang bagay na ito at pinoprotektahan ng gobyerno ang kultura nating mga Pilipino na may pagkakonserbatibo at mga rehiyosong tao dahil sa tinukonsidera natin ang ating ating pagiging makadiyos bilang isa sa mga kultura nating hanggang sa ngayon. Kailangan natin panindigan hanggang dulo ang sinabi ng Diyos na ang babae para sa lalaki lamang at ang lalaki para sa babae din lamang. May mga relasyon man na babae sa babae at lalaki sa lalaki, nirerespeto ng karamihan yan. Ang hindi lang maaaring tanggapin ay ang kasalan na magaganap sa pagitan ng magkatulad na kasarian. Binibigyan naman sila ng karapatan na magmahal kaya siguro sapat na iyon. Mayroon namang pantay-pantay na karapatan ang lahat na tanggap sa ating lipunan ang magkarelasyon na parehas ang kasarian. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat. Binibining tagapagsalita, Kathleen, sa hindi sang-ayong panig. Ating bibigyan panahon ngayon ang tagapagsalita ng sang-ayong panig para sa kanyang rebuttal speech. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako at ang aming grupo ay tahasang sumasang-ayon sa pagpapatupad ng same-sex marriage dito sa ating bansa. Ang pagpapakasal ng parehong kasarian ay dapat natanggapin ng mga tao sa buong mundo dahil ito ay importante ring maging parte ng ating lipunan. Lahat ng tao ay dapat na mayroong karapatan na umibig ng kung anong kasarian man at hindi dapat inililimita ang pagpapakasal ayon lamang sa kanilang kasarian. Kung magpapakasal man ng dalawang tao,
na magkaparehong kasarian ay dapat natanggapin na lang natin dahil sila ay nag-iibigan at karapatan nila iyon. Kailangan na ipatupad ng iba't ibang gobyerno sa buong mundo ang pagpapakasal ng magkaparehong kasarian dahil mahalaga rin na respetuhin natin ang pag-iisip ng ibang tao. Mga tao na may gusto sa kapareho nilang kasarian at kung ipapatupad ito sa buong mundo at dito sa Pilipinas, sa tingin ko ay mas liligaya pa ang mundo dahil maaari na magpakasal ang magkaparehong kasarian. Sumasang-ayon kami ng aking pangkat sa pagpapakasal ng parehas na kasarian sapagkat bagaman sa ilang relihiyon, hindi alintana kung papaano sila pahintulutan na magsanay sa kanilang relihiyon at tumangging pakasalan ang magkaparehong kasarian. Sa palagay namin ay hindi na dapat magkaroon ng anumang debate tungkol sa pag-aasawa na magkaparehas na kasarian at nararapat lang na pahintulutan ito sa labas ng relihiyon. At sino man ang magsasabing ang pagpakasal ng magkaparehong kasarian ay nakakasira ay malinaw na may pansariling issue. Ano mang ginagawa ng isang tao sa kanilang buhay ay hindi masama hanggat hindi naman ito nakakaapekto sa iyo. At sa lahat ng mga mapanghusgang tao, dapat lang na kanilang mapagtanto at mapag-isip-isip ang kanilang mga pagkakamali. Lalaki, babae, bakla o tomboy ay may karapatang magmahal at mahalin. Kahit ano ka man o sino ka man ay may karapatan na magmahal. Pero madami pa rin tao ang di sang-ayon o tutol sa ideya na dalawang taong nagmamahalan na may magkaparehas ng sexualidad. Pero mali bang magmahal ng may kaparehas na kasarian? Mali bang magmahal? Tao lang naman tayo at normal lang sa atin ang magmahal o umibig. Ang magmahal at pagpakasal ay para sa lahat. Pero bakit naging mali ang pagmamahal ng isang tao na may kaparehas na sexualidad? Oo, mali ang magmahal na may kaparehas na sexualidad ayon nga sa isang versikulo sa Biblia na ang mga bakla ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Hindi nila lang ng Diyos ang tao na may pagnanasa sa kanyang kaparehong kasarian. Pero mali rin ang pagpilit sa baguhin ang ating tunay na pagkatao at mali rin na magmahal ng ibang tao kung labag ito sa kalooban. Oo, nagmamahal ka na di mo kaparehas ng kasarian pero masaya ka ba? Oo, tama yung... Oo, kasalanan na magmahal ng kapwa kasarian pero mali ang magsinungaling o mabuhay sa kasinungalingan. Aking pinupuotan at kinakasuklaman ng pagsisinungaling. Ang pagpili sa sarili kahit labag sa kalooban ay pagsisinungaling, lalo na ang mahalin ng isang tao. Ako at ang aking grupo ay sumasang-ayon sa same-sex marriage. Yan lamang, maraming salamat. Maraming salamat sa ating mga tagapagsalita. Tunay na ipinahayag ninyo ang inyong kahusayan at kagalingan sa larangan ng ating pong debate na may proposisyon resolbahin ang pagpapakasal ng parehong kasarian sa Pilipinas sa ipatupad. Kailangan na nga ba itong ipatupad? Dapat na nga ba itong maging legal ang same-sex marriage? Ito ba ay naayon sa ating saligang batas o naayon sa ating family code? Kaya maraming salamat at kayo ang siyang humatol sa ating nagwagi sa araw na ito. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay ating masasaksihan ang ating mga mag-aaral ng Mechanical Engineering Technology sa kanilang debate na may proposisyon. Resolbahin pagpapakasal ng parehong kasarian sa Pilipinas sa ipatupad. Ating bibigyang daan at panahon ng ating unang tagapagsalita ng sang-ayong panig. Randolph? Ako po, sir. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako at ang aking mga kagrupo ay sang-ayon sa pagpapakasal ng parehong kasarian sapagkat ito ay naaayon sa ating batas. So sinasabi sa ating Article 3, Section 1 ng ating 1987 Constitution na lahat ng tao ay mayroong kalayaan at karapatan bilang isang tao. Walang sinabi na babae o lalaki. So hindi pwedeng alisan ng karapatan ang bawat tao. Hindi pwedeng alisan ng kalayaan ang bawat tao na kung hindi naman sila nagkasala sa batas. Ang pagpapakasal ng parehong kasarian ay hindi naman ito nagbibigay ng kasalanan sa batas o hindi naman ito nilalabag ang batas ng tao. Meron tayong pagpapakasal na alternatibong pamamaraan na hindi nadadaan sa simbahan. Ito ay yung
legal na pamamaraan sa ilalim ng batas na ang nagkakasal ay ang mga judge, mga mayors, na kung saan ito yung magdidikta ng kanilang papel na nagsasabing sila ay kasal. So, ito ay isa sa mga dahilan kung bakit kailangan maisa batas na ito, dahil sa halimbawang ang dalawang taong nagmamahalan ay sa kanilang tagal na pagsasama nang hindi sila sa kasal ay mayroon na silang mga maipupundar na kagamitan kung halimbawang hindi sila papayagan na magpakasal pero sila ay nagsasama. So, meron na silang maipupundar na kung saan ito nga yung kapag kakasal, ito yung tinatawag na conjugal property or conjugal ownership, na kung saan kapag ka namatay ang isang kaparehas, sa ilalim ng legal na batas, kung kayo'y kasal, ang lahat ng mga ari-arian ay may iwan ito sa iyong kapartner kung kayo ay kasal. Kaya kapag hindi kasal, kapag hindi pinayagan ang same-sex marriage, so ang mga naipundar ninyong dalawang mag-asawa bilang nagsasama, ay ito ay mapupunta kung kanino man nakapangalan sa pamilya, kung kanino man nakapangalan itong ang mga pag-aari. So, hindi naman lingid sa ating kaalaman na tayo'y nag-iiba na ang ating panahon, ang ating henerasyon, naglalabasa na yung katulad nga ng sinasabing ikatlong kasarian, yung tinatawag ng mga LGBT. So, dapat is respetuhin din natin sila kasi sila naman ay tao. Kaya kami ay sumasang-ayon na ipagkasal o magpakasal ang dalawang pareho ng kasarian. Yun lamang po, sir. Maraming salamat, Ginoong tagapagsalita ng Sang-ayong Panig. Ngayon naman ay ating bibigyang panahon ang ating isang ang unang tagapagsalita ng hindi sang-ayon sa kanya pong mga interpolasyon o mga katanungan. Marcel? Ngayon ang aking mga katanungan. Sang-ayon ka ba na labagin ang utos ng Biblia para sa ikakaligaya mo? Hindi. Sang-ayon ka ba na makita ng mga bata o mga minor de edad na nagsasama ang dalawang kasarian? Oo. Sang-ayon ka ba na ikasal ka sa kapwa mo lalaki pilan? Oo. Yun lamang po. Maraming salamat. Maaari ka namang mapagpahayag ng iyong proposisyon ng hindi pagsang-ayon, Mr. Hartzell. Magandang hapon sa ating lahat, sa ating guro at sa aking kapwa mag-aaral. Ako at aking mga kasama ay nahindigang hindi pa napapanahon upang ipatupad ang pagpapakasal ng parehong kasarian sa ating bansa. We all know that Philippines, one of the most friendly gay country in the world. Pero sa ginawang survey conducted by SWS, 61% ng 1,200 na respondents or 3 sa 5 tao ay hindi pumapayag na illegal ang same-sex marriage. At kung napanood niyo yung debate noong 2016 about Vice President, lahat ng mga Vice President ay hindi sumang-ayon sa pagpapatupad ng same-sex marriage sa ating bansa. Hindi umaangkop ang same-sex marriage sa ating bansa kasi we are bounded, we are Christian country, we are bounded that in our belief that Adan is for Eve. At isa pa sa aming pinupunto ay you can turn moral wrong to the civil rights. Dahil meron tayong batas na hinihiwalay ang simbahan sa batas. Yun lamang po. Maraming salamat, Ginoong tagapagsalita. Ating bibigyang panahon ang ating unang tagapagsalita ng Sang-ayong Panig para sa kanyang mga interpolasyon o mga katanungan. Armel? Narito ang aking mga katanungan. Una, masasabi mo bang pantay-pantay ang pagtingin sa mga tao kung hindi natin papayagan ng same-sex marriage? Oo. Hindi mo ba naiisip na pwedeng maging diskriminasyon ang pagpigil sa kalayaan ng isang tao? Hindi. Makakamit ba natin ang kapayapaan sa pagtrato ng mali sa mga LGBT o sa ikatlong kasarian? Oo.
Maganda bang tignan na pinipigilan natin ang kasayahan ng ibang tao? Hindi. Yun lamang po ang aking mga katanungan. Maraming salamat sa ating unang mga tagapagsalita. Ating bibigyan panahon ngayon ang ating mga ikalawang tagapagsalita. Unahin natin ang sangayong panig. 3 minuto para sa iyo, ikalawang tagapagsalita ng sangayong panig. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kami po, aming pangkat ay sumasang-ayon sa same-sex marriage. Dahil dito sila masaya at dito sila magiging bakit natin ipagdamot ang kasiyahan ng isang tao? At bakit din natin hindi natin ibibigay ang karapatan ng mga LGBT na mahalin ng taong mahal nila? Pinayag ni Pangulo Duterte ang pagnanais ng bumuo ng kombinasyong mga ngalaga sa karapatan sa kapakanan ng LGBT community. Maraming LGBT community na masaya at malulusog na buhay. Mas maraming estado at bansa ang tumatanggap sa mga pagpapakasal sa parehong kasarian. Napag-alaman ng Williams Institute na 26% ng 300,000 AAPI na nasa mga pakikipagrelasyon sa parehong kasarian ay may pinapalaki mga bata. Bilang isa sa mga LGBT community, naniniwala ko na bawat tao ay may equal rights as of opposite sex. We should respect one's gender and feelings and emotion. Bakit natin pagdadamot yung pagmamahal ng isang LGBTQ kung dito siya masaya, kung dito natin may paparamdam yung pagmamahal ng isang LGBTQ? At ayon sa mga nakarang araw na mga balita is may mga LGBTQ na namatay, na sawi dahil sa walang proteksyon ng pamahalaan. At marami ang kabilang dito ay si Ebeng na transgender dahil sa walang proteksyon nga is maraming nasasawi at hindi pagtanggap nila sa mga LGBT community. Pero yun lang po. Maraming salamat, JB, sa iyong ipinahayag. Ating bibigyang panahon ngayon ang ikalawang tagapagsalita ng hindi sangayong panig para sa kanyang mga interpolasyon o mga katanungan. Sa tingin mo, hindi hahanapin ng isang same-sex marriage ng anak nila ang tunay na ama at ina nila? Hindi. Sa tingin mo ba nirerespeto ito ng mga nakakakita? Oo. Sa tingin mo ba matutupad ito? Oo. Yun lang po, sir. Salamat po. Maraming salamat sa pagtanong. Maaari ka naman makapagbahagi ng iyong proposisyon ng tipag sangayon. 3 minuto. Hindi ako sangayon. Ang Pilipinas sa isang Kristiyanong bansa bilang mga Kristiyano, sagrado ang tingin natin sa kasal. Ang salita ng Diyos ay isang napakabanal na bahagi ng ating pagka-Pilipino. Sabi nga sa Biblia, ang maaari lamang ikasal ay si Eva babae at si Adan lalaki. Iyan marahil ang isa sa mga rason kung bakit matagal na hindi pinapatupad ang same-sex marriage dito sa Pilipinas. Isa tayo sa mga natitirang bansa na hindi sumasang-ayon sa itinuring na illegal ito. Yun lang po, sir. Salamat po. Maraming salamat, Ginoong Tagapagsalita. JV, pwede ka na magtanong sa ating naging tagapagsalita. Thank you po, sir. Bawal ba maging masaya ang isang LGBT community? Ginoong Ian, sagutin mo ang katanungan ni JV, oo o hindi? Ay, hindi po. Nakapala mic ko. Nung umamin, kung may umamin na sa'yo isang kaibigan o isang kapilya mo na isang siya kasapi sa LGBT community, tinanggap mo ba siya? Oo. So, yun lang po. Maraming salamat sa ating mga ikalawang tagapagsalita. Ngayon ay bibigyang panahon natin ang kahuli-huli ng mga tagapagsalita ng dalawang koponan, magkabilang panig.
ating uunahin ang hindi sangayong panig para sa kanyang rebuttal speech. Hindi sangayon. Bago ang lahat, sinasabi namin na ang pinaglalaban namin dito yung same-sex marriage at hindi yung sa relasyon. Hindi namin kayo pinipigilan na magmahal. At doon sa sinabi nyo din na dapat na isa batas ang pagpapasal ng dalawang kasarian. Ayon sa Family Code of the Philippines Article 2, marriage is a special contract with permanent union between man and woman. A marriage is not valid until it's legal contract by a man and woman. Meron ding article na nagsasabi sa Section 2, the separation of the church and the state. Ang Kongreso ay hindi gagawa ng batas tungkol sa pagtatag na relihiyon. Meaning na mapoprotektahan ang magkabilang party. Hindi pwedeng pakailman ng batas yung mga pinatupad ng simbahan na matagal lang ginagawa. At doon sa sinabi nyo na kung nasan yung essence ng equality, kung hindi kundi kami papayag sa same-sex marriage, tatanungin din namin, nasan yung essence ng equality kung hindi nyo susundin yung sa Christian? Yung pinaka-natural ng definition of marriage, yung man and woman. Yun lamang po. Maraming salamat, Ginoong Tagapagsalita ng Hindi Sangayong Panig. Ngayon naman ay ating bibigyang panahon ang ating kahulihan ng tagapagsalita ng Sangayong Panig. Tatlong minuto, Mr. Randolph, sa iyong rebuttal speech. Okay po, sir. Muli, kami ang pangkat na sumasang-ayon sa pagpapatupad ng pagpapakasal ng parehong kasarian. Ang pagpapakasal ng magkaparehong sarian ay dapat natanggapin ng mga tao sa buong mundo. Dahil ito ay importante rin maging parte ng ating lipunan. Lahat ng tao ay dapat na mayroong karapatan na umibig na kung anong kasarian man na hindi dapat ililimita sa pagpapakasal ayon lamang sa kanilang kasarian. Kung magpapakasal man ang dalawang tao na magkapareho ng kasarian, ay dapat natanggapin na lang natin dahil siya ay nag-iibigan at karapatan nila iyon. Kahit na ipatupad ng iba't ibang gobyerno sa buong mundo, ang pagpapakasal ng magkaparehong kasarian dahil mahalaga rin ang respetuhin natin ang pag-iisip ng ibang tao, mga tao na may gusto ng kapareho nilang kasarian. Sa palagay namin, ay hindi dapat magkaroon ng anumang debate tungkol sa pag-aasawa ng magkaparehas na kasarian at ararapat na lang pahintulutan ito sa labas ng rehiyon. At sa palagay namin, ang pagpapakasal ng magkaparehong kasarian ay ang sang nagsisilbing panangga, kalasag at proteksyon ng dalawang nag-iibigan. Hindi lang basta sa bawat sarili nila, kundi pati na rin ang mga mahal nila sa buhay na malapit at sumusuporta sa kanilang nasa oras man nan sila'y mapatunayan na kasal, sila ay makakaiwas sa diskriminasyon at pang-aapi ng sinuman. Mababawasan ang violence pagdating sa kanila dahil meron silang kasal na tinatawag na siyang iniingatan nila at nire-respeto nila. Ipinahihwating nga ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagnanais niyang bumuo ng komisyong nangangalaga sa pakanan ng lesbian, gay, bisexual and transgender. Suportado rin niya ng Pangulo ang same-sex marriage o pag-iisang dibdib na magkaparehas ng kasarian. Base nga kay Mr. President Rodrigo Roa Duterte, ako gusto ko same-sex marriage. Ano ang problema, we'll have to change the law. But we can change the law. Ang batas kasi, marriage is a union between a man and woman. I don't have any problems making it. Marrying a man, marrying a woman, or whatever is a predilection of the human being. Inuulit ko, Duterte yan. At sa lahat ng panghuhusgang tatao, dapat lang na sa kanila'y nagpapatanto at napapag-isip-isip ng kanilang mga pagkakamali. Lalaki, babae, bakla o tomboy ay may karapatang magmahal ng, at mahalin ng kahit anuman o sino man ang iyong karapatan ng pagmamahal. Pero marami pa rin tao ang di sumasang-ayon at tutol sa ideyang dalawang taong nagmamahalan ay magkapareha sa sexualidad. Pero malibang magmahal na may kapareha sa kasarian, malibang magmahal, di ba si ba na ano na natin na ramdaman na natin ang magmahal. Tao lang naman tayo at normal lang sa atin ang magmahal o umibig. Ang pagmamahal ng pagpapakasal ay para sa lahat. Pero bakit naging mali ang magmamahal ng isang tao na may kaparehas ng sexualidad? Oo, mali ang pagmamahal ng magkaparehas sa sexualidad. Ayon sa isang bersikulo, Biblia sa Korinto, bersikulo sa 1-9, na ang bakla ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Hindi nila lang ng Diyos ang tao na may pagnanasa sa kanilang kaparehong kasarian, pero mali rin ang pinipilit na baguhin ang ating tunay na pagkatao at mali rin na magmahal ng ibang tao kahit labag ito sa kalooban. Oo, magmamahal ka ng hindi mo kapareha sa kasarian, pero masaya ka ba? Oo, tama yung ginawa mo, pero paano yung sinisigaw ng puso?
puso mo, paano ang kaligayahan mo? Oo, kasalanan na magmahal ng kapwa sa kasarian, pero mali ang magsisinungaling. At ito ay nakasulat sa 10 utos ng Diyos na huwag kang magsisinungaling. Sabihin naman natin na hindi nilalang ng Diyos sila, ngunit sila ay tao pa rin. At kung saan nilalang ng Panginoon, labag man sa kalooban ng karamihan, ngunit sila ay parte pa rin ng ating lipunan. Yun lamang po, sir. Maraming salamat sa inyo mga tagapagsalita, inyong ipinahayag na may kahusayan at kagalingan ng inyong mga proposisyon sa hindi pagsang-ayon at pagsang-ayon sa ating pinag-uusapan. At ito ay isa sa mga mahalagang mga opinyon na tinitingnan natin. Kailangan na ba talagang sang-ayunan natin o maging legal ang same-sex marriage? O kailangan na ba itong maging ethical o maging moral sang-ayon dito sa ating pag-aaral? Ito ba ay nakakaayon sa ating saligang batas? O kaya naman ay dito sang-ayon sa ating family code? Kayo na po ang magpapasya. Kung kaya't maraming salamat sa ating pong mga tagapagsalita sa pagpapahayag nyo ng inyong mga proposisyon. Okay, so the winner in the first round, based on our criteria for judging,